Alas 5 ng umaga noong October 24, 2023. Isang insidente ng pamamaril ang nangyari sa 12th Avenue, Caloocan City. Ang krimen, nakuha ng closed circuit television o CCTV camera. Sa video, makikita ang pagpasok ng isang motorsiklo sa pagitan ng 4th at 5th Street kung saan angkas ng isang lalaking rider ang isang babae. Ilang saglit pa, ipinarada ng lalaki ang motorsiklo. Saka pinababa ang babaeng backride. Maya-maya pa, walang pakundangan ng binaril ng lalaki sa ulo ang babae. Saka nagmadaling tumakas sa pinangyarihan ng krimen. Agad na bumulagta sa kalsada ang biktima. Nung una, blanco ang mga otoridad sa pagkakilanlan ng babae. Makilala pa kaya siya? At mahanap pa kaya ang pumatay sa biktima? Sa Taguig City, isang bangkay naman ng lalaki ang natagpuang lumulutang sa isang creek sa may Laguna Lake. Nasa pagitan ng 30 hanggang 35 years old ang biktima ayon sa mga pulis. Ang biktima, nakabalot ng packaging tape ang katawan. Ano nga bang ginagawa sa mga bangkay na walang pagkakakilanlan? Paano nire-resolba ng mga otoridad ang krimeng ito? Sabi naman po pang naapi sa akin yan. Order po dito. Kaya sana po matulungan niyo ako. Ang isang matandang lalaki na person with disability o PWD, hindi mapigilan ng pag-iyak habang katabi ang mga panindang basahan sa Rizal. Ito po, 50 pesos na po itong nataliyan po. Susunod po yung doormat na po. Ang matanda na scam o naloko pala ng isang nagpanggap na buyer ng basahan. Sa mga kalsada naman ng Maynila, ulan o umaraw, matiyagang naglalako ng panindang inumin ng isa pang senior citizen. Halos 5 kilometro kada araw ang nilalakad niya para mapaubos ang paninda. Lalo kong mga bata, okay, unang-una naawa sa akin dahil isang mainit. Pero bukod sa mga peligrong hinaharap niya sa kalsada, may ilang pagkakataon rin daw na naluloko siya ng ilang customer. Hindi ko napansin, tiki pala yung pera. 1,000, talaga nung nanggagalaite ko dahil lalo ako napagod. Ilan lang sila sa mga nakatatanda nating kababayan na patuloy na naghahanap buhay sa kabila ng kanilang edad. Pero may ilang nananamantala pa ng kanilang kalagayan. Caught on cam ang ginawang pamamaril ng isang rider sa babaeng angkas niya sa Caloocan City. Nung una, palaisipan sa mga otoridad kung sino ang biktima. Ayon sa kinatawan ng Barangay 90 na nakakasakop sa crime scene, agad silang rumesponde sa nangyaring krimen. Mga 5:30 ng umaga, tumawag sa amin si Kapitan na may naganap na kaguluhan dito, may nabaril, kaya nagresponde kami. Kabulagtaan na yung babae, may tama ng bala sa mukha. Tapos nakandusay na siya rito. Ipinarating ng barangay sa Caloocan City Police ang nangyaring pamamaril. Sa mga larawan na nakuha ng reporter's notebook mula sa mga residente, makikitang nakabulagta pa sa kalsada ang biktima. Habang pinuproseso naman ng mga pulis ang lugar, ayon sa Caloocan City Police, nahirapan sila nung una na matukoy ang pagkakilala ng babae. Hindi rin daw siya residente ng Barangay 90. Nasa 20 to 30 years old ang biktima at may mga tattoo sa magkabilang braso at kita. So nahirapan nung una yung ating mga investigador dahil nung natagpuan po itong biktima ay wala po siyang mga pwede natin papagkakilanlan, gaya po ng wallet niya o ano po man na ID na pwede natin sana yun ang magiging basis natin for identification. Mula sa crime scene, idiniretso ang bangkay sa isang funeral home sa Caloocan. Idadaan din ito sa autopsy ng mga pulis. Bukod po doon ay nagkaroon tayo ng mga reports o kaya pakipag-ugnayan sa iba't ibang mga
City Police Stations dito sa Camanaba at ganun din sa Manila. Samantala, ayon sa residenteng Silelet Patricio, Miyerkules ng gabi, nang aksidente niyang mapanood online ang balita tungkol sa babaeng pinaslang sa pamamaril. Sa kaka-scroll ko po, nakita ko po yung balita na sa balita ko na may babaeng naka-backride tapos binaril. Parang iba yung kutob ko, inulit ko po. Nung mga panahong yon, hinahanap naman ang kanyang kapatid na si Michi Lagunzad, 26 years old, nang makakita raw si Lilet ng ilang palatandaan sa katawan ng binaril na biktima. Dito na raw siya kinabahan. Ni-screenshot ko po yung bawat anggulo na makita ko na pwedeng pagkakilanlan nung tao na nakahiga po. Hanggang sa nakita ko po yung tato na bago takpan ng soko, alam na alam ko po yung tato ng kapatid ko. Tulad po nito po. Yung tato niya po na butterfly sa kamay po, sa braso po. Huwebes, October 26, nagpunta sina Lilet sa Caloocan City Police Substation 2. Nagpakilala po ako, kami po yung ano, baka po pwede namin makita yung bangkay nung nasa video. Ang sagot niya po sa amin, wala po kasi yung investigador na may hawak. Kasi ang gusto nila is bumalik kami pagdating nung investigador. Nang dumiretso sina Lilet sa mismong tanggapan ng Caloocan City Police, sinabihan sila kung saang funeraria dinala ang biktima. Nagmamadali po kami nun pumunta sa Ezekiel na funeral at biniripay ko po doon. Siya na nga kaya ang nawawalang kapatid ni Lilet? Ano ang matutuklasan nila sa funeraria? Sa Taguig City, isang bangkay naman ng lalaki na nakabalot ng packaging tape ang natagpuang lumulutang sa isang creek sa May Laguna Lake nitong October 29, 2023. Nasa pagitan ng 30 hanggang 35 years old ang biktima. Ayon sa Taguig City Police, isang concerned citizen ang nakakita sa bangkay bandang alas 10 ng umaga. Nung kinuha to, hindi pa namin alam na natao to eh. Nung iniangat na, we need to find out na natao nga ito. Dinala na ang mga labi sa Loreto Funeral Homes. Iniimbestigahan ngayon ng scene of the crime officer ang naturang labi at kung sino ang posibleng nagtapo nito sa creek. Wala pa rin siyang pagkakinanlan hanggang ngayon. Dalawa ang nakikita naming motive dito. One is drugs. Pangalawa is nagkaunsihan. Hinahanap namin yung nakasama niya during the carnapping sa Pasig. Oo. Which meron na kaming muka, hindi pa lang namin mabigay yung identity. Isa rin sa pinagdadalhan ng mga unidentified cadavers ang puneraryang ito sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa may-ari, 1996 pa nang simulan ang negosyo ng kanilang pamilya. Kumbaga sa amin pinagkakatiwala ng mga PNP, yung mga unclaimed bodies or sabihin mo ng mga katawan na minsan, yung mga pinapatay na lang or extrajudicial. Minsan kasi tinatapon na lang nila sa damuhan. Tapos, syempre, minsan bumabaho na itong mga to pag hindi nakikita. Minsan sa amin na tinatawag ng mga person in authority para kuhanin ito at pangalagaan. Pag amin niya, hirap sila sa mga ganitong kaso. May mga cases naman na hindi na nakikilala. Minsan nga, decompose na yung body pag nakuha namin. Minsan dumadaan sila sa DNA testing. Just like yung isa naming case na natatandaan ko, yung itinapon na lang yung katawan niya, pugot ang ulo. Nagstay yun sa amin almost 2 months. Meron kaming freezers, tapos yung traditional embalming. Ngayong araw, dalawang bangkay na wala pang nagki-claim ang naabutan namin sa kanilang morgue. Isa namatay sa sakit at ang isa sumasailalim pa sa medical legal examination. Ang katulong namin dito, ang Angeles City LGU, kasi sila yung nagpo-provide ng assistance para maipalibing ng maayos yung mga namamatay na walang wala. Ayon sa Sanitation Code of the Philippines Chapter 21 o Disposal of Dead Persons, dapat ay maipalibing ang claimed body nang hindi tatagal ng 60 araw matapos silang matagpuan, maliban na lang kung under investigation ang kaso. Sa puneraria nila Philip, sinasagot na nila katulong ng LGU
ang lahat ng gastos sa pagpapalibing sa mga unclaimed bodies, mula kabaong hanggang paglilibingan. Samantala, sa morgue rin nauwi ang paghahanap ni Lilet sa kanyang nawawalang kapatid na si Michi. Malakas ang kutob niya na ang babaeng binaril na nakuna ng CCTV sa Caloocan City ay ang kanyang kapatid. Nang mapasok ang morgue, dito na niya nakumpirma ang hinala. Siya nga ang kanyang kapatid na si Michi Lagunsad, 26 years old. 12 po kami magkakapatid, pang 8 po siya. Single mother po siya. Pero tinutulungan naman din po siya ng asawa niya, nagpapadala naman din po. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin tukoy kung sino ang suspect sa krimen. Kinagabihan, sumailalim na sa autopsy ng PNP Crame ang bangkay ni Michi. Hinihintay pa ng kanyang pamilya ang magiging resulta. Hindi lubos maisip ng pamilya ni Lilet kung sino ang posibleng gunman na kumitil sa buhay ni Michi. Kaya wala po, blanco po yung lead namin kung sino yung may gawa. Nag-iintay na lang po kami ng tawag, impormasyon galing sa mga pulis. Umaasa si Lilet na hindi magtatagal, matutukoy at madarakit din ang suspect sa krimen. Sana ano, sumuko ka na lang o... Kasi para lang may alam kami. Sabihin mo yung dahilan mo bakit ginanon mo yung kapatid namin. Sana naawa ka sa anak yun. Base sa Memorandum Circular Number 2016-033, may standard operating procedure na kailangan sundin sa mga natagpuang unidentified human remains. Agad daw itong itinuturing na isang murder case. Kaya ipatatawag ang Scene of the Crime Operatives o SOCO para simula ng processing ng crime scene. Gagawin din ang autopsy sa bangkay sa crime laboratory para malaman ang cause of death. Kukunan din ang bangkay ng fingerprints, DNA sample, dental records at mga larawan. Pero ang tanong, sapat ba ang tauhan at kagamitan ng PNP para gawin ito? Ang PNP Forensic Group naman ay tuloy-tuloy na nag-procure ng mga equipment and nag-recruit ng mga experts for that. So ngayon, masasabi ko na ang PNP Forensic Group is capable, kayang-kaya niyang gawin yung mga examination na yon. Gumagawa rin daw sila ng paraan para mabilis na matukoy ang dahilan ng kanilang pagkamatay at kung sino ang nasa likod ng krimen. Of course, we have the autopsy. So yun naman yung ginagawa ng ating mga medical legal officers, kaya sila hinahire yung mga doctors natin. And if ever na wala talagang makita na yung talagang magpo-point out kung ano yung cause of death, meron namang histopathology na ginagawa. So yun, talagang ma-identify na kung ano talaga yung cause of death. Bukod sa pagbibigay ng maayos na libing, higit na mahalaga na mabigyang linaw ang krimen at mahanap ang hustisya para sa mga biktima. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Dito sa Montalban, Rizal, nahanap namin ang matandang lalaki na nag-viral sa social media habang umiiyak katabi ang kanyang mga panindang basahan. Padala lang po sa akin ng 20 mil. Nawala naman po ako natatanggap. Sabi naman po pang maapi sa akin yan. Order po dito. Kaya sana po matulungan niyo ako. Siya ang 65 years old na si Lolo Reynaldo. Kwento ni Lolo Reynaldo, isang buyer ang umorder sa kanila online ng 150 pieces na basahan na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. May tumawag po sa amin, dadalhin sa ibang bansa. Lokang laking tuwa namin, nagdamagan kami mga anak ko. Dahil bihira daw sila makatanggap ng ganito karaming order, pinangutang pa ni Lolo Reynaldo ang dagdag puhunan na 5,000 pesos para makabili raw ng materyales. Ito po, 50 pesos na po itong natalihan ko. Susunod po yung doormat na po. Pero nang matapos na nilang gawin ang 150 pieces na basahan, bigla raw nag-cancel ang nagpakilalang buyer
at hindi na sinasagot ang kanilang mga tawag at mensahe. Pagkatapos bumalot, biglang tumawag, cancel. Sakit. Tiniis mo lahat, puyat. Tapos si kakancel. Normal na po. Para makabawi sa lugi, pinost nila mga basahan sa social media at nagbakasakaling maubos ang mga ito. Ito po yung in-order na hindi kinuha nung nakaraan. 40 isa. Habang ipinapakita sa amin ni Lolo Reynaldo ang mga hindi nabiling basahan, isang buyer online ang tumawag sa kanyang anak at gusto raw umorder ng 37 pieces na basahan. Ma'am, taga saan yung umuorder? Ito. May Mandaluyong ito. Po. Saan po kayo nakita? Facebook lang po. Ito. Kaya agad na hinanda ni Lolo Reynaldo ang mga natanggap na order. Ito po yung order sa akin ngayon. 37 pieces po. Maraming salamat po sa nag-order. Ito po ang halaga nito, yung 515, yung limang malalaki. May mga, kita rin ako mga 15 din. Mabuti na lang daw at may mga mabubuting loob na nakakita ng kanyang panawagan sa social media at unti-unting binibili ang kanyang mga paninda. Pero hindi pala ito ang unang beses na naloko si Lolo Reynaldo. Dito lang nakaraang taon, isang buyer din ang nag-cancel ng order na nagkakahalaga naman ng 10,000 pesos. Paulit-ulit iwan ko lang po. Ano nang iisip ko kung bakit ganun . Kung bakit nila ako ginaganon. Sabi ko, bahala lang Panginoon. Malaking bagay raw sana ang kikitain ng kanilang pamilya dahil ito lang ang inaasahan nila sa pang-araw-araw. Dito lang din umaasa si Lolo Reynaldo para makabili ng kanyang gamot sa hika na madalas daw umatake sa tuwing gumagawa siya ng basahan. Ang alikabok, ma'am, sobra-sobra po. Pag ako po gumagawa, sumasakit po ang dibdib ko, ubo, sipon. Yung ginagawa ko, ini-spray ko para guminawa ang pakiramdam ko. Pero may mas malalim palang dahilan kung bakit tinitiis niya ang paghahanap buhay sa kabila ng kanyang edad at kapansanan. May anak po na mag-graduate sa tatay, which is ako po. Kaya po nag-iipon po siya para pang next year po, na-graduation po namin. Excited po sa tatay na makapagtapos po kami. Para po lahat po ng pinaghirapan niya, mapunta po sa amin. Kaya masakit para sa kanila ang paulit-ulit na panluloko sa kanyang ama. Pag gabi po umiiyak yan. Narandaman ko po, masakit po. Kina-cancel po yung yung basahan. Kasi po pangbukas na po namin na pangkain yun. Kasi po nauutal pa po. Bago kami umalis, binigyan din namin ng kaunting tulong si Lolo Reynaldo. Wala rin tigil sa paghahanap buhay ang isa pang senior citizen na nakilala namin. Araw-araw sa harap ng isang eskwelahan sa Maynila, makikita si Lolo Francisco Celada, 69 years old. Dala ang kanyang kariton na may laman ng panindang inumin. Matyaga niyang tinitiis ang init at peligro sa kalsada. Madali sa kurikulum dito niya. Bago mag-6, nandito na ako. Talagang inuubos ko yun para makawirta ulit. Sa halos 5 taong pagtitinda ni Lolo Francisco, nakilala na raw siya ng mga estudyante at naging malaking tulong ito para may regular siyang benta. Pag buy po namin ang binibenta nila, mas makaka-help po yun ang maka-earn sila and makapag-provide sila for their daily expenses. Sa mga oras na matumal, iniikot niya ang iba pang kalsada ng Maynila. Lakad po, lakad na walang katapusan ang paglalakad ko. Pursige kong bebenta yung aking maaga akong kumita naman ng Nakanto ng UA, Bureau of Pwesto. So yung mga estudyante rin na mga gagaling tumatawid din. Hindi niya alintana ang init at pagod. Pagod na ako, gano'n. Hindi ko inaano po yun dahil gusto kong kumita. Ang baon ng mga apo ko ngayon. Mag-aalas dos na ng hapon pero hindi pa rin nananghalian si Lolo Francisco. Kailangan niya raw kasi ulit lumipat ng pwesto para maubos ang kanyang mga paninda. Natingin niyo, ilang peraso na po yung natitira? Mga isang kaw na lang yan. 20 peraso yung higit.
Naikwento rin sa amin ni Lolo Francisco na minsan na siyang muntik madisgrasya habang naglalako ng paninda. Niligawan ako ng driver. Minura pa ako. Muntik na akong masagasaan pa. Pero bukod dito, isa pang bagay ang kinatatakutan niya. Nito lang June nang bayaran si Lolo Francisco ng isang peking pera. Nagmamadali pa, sabi sa akin, bilisan mo. Eh, nakuha na yung item na hindi ko napansin, peking pala yung pera. 1,000. Kaya ang isang buong araw niyang pagtatrabaho, nauwi lang sa wala. Maano ko, talagang nanggagalaite ko dahil gusto ko hanapin pa yung mga nalduko na yun. Lalo ako napagod. 1,000, di biro yun. Pero hindi raw siya susuko. Inaasahan daw kasi siya ng kanyang mga apo para may pambaon sa eskwela. Eh, hanggat malakas, kaya ko. Kapag hindi ko na kaya, ihinto ko na. Sa pag-aaral ng Commission on Population and Development o PAPCOM noong last quarter ng 2022, 9.2 million Filipinos na edad 60 years old pataas ang patuloy pa rin nagtatrabaho para makaraos araw-araw. Sa patuloy na pagtaas ng bilang na ito, mas makabubuti raw sana kung may sapat na programa ang pamahalaan para maprotektahan ang mga senior citizen na patuloy pa rin naghahanap buhay. Kung ikukumpara sa ibang bansa, isang Pilipinas sa may pinakamababang pensyon para sa mga senior citizen. Kamakailan, inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM na tataas ang budget na ilalaan para sa mga senior citizen. Mula 25.30 billion pesos, magiging 49.81 billion pesos na sa susunod na taon. Maaari itong umabot na dun sa tinakda ng batas na yung 1,000 pesos nga na monthly stipend. Madodoble. Maasa tayo na kahit papano yung pang-maintenance, yung pangangailangan ng ating mga indigent na senior citizen ay may bigay po natin. Dalawa lang sina Lolo Francisco at Lolo Reynaldo sa milyon-bilyong senior citizen na patuloy na nagsisikap sa kabila ng edad at mahinang katawan. Kinatandaan na nila ang kahirapan, kaya marapat lang na sa dapit hapon ng kanilang mga buhay, mabigyan sila ng sapat na proteksyon ng ating pamahalaan dahil kabilang sila sa mga pinakamahalagang sektor ng ating lipunan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa Reporter's Notebook.